Tapos nung launching natin ng una yung pamasukong handog. Sabihin ko sa inyo tungkol sa pamasukong handog. Eh, hindi lang ito tungkol sa pang Noche Buena. Kasi syempre masaya yung mga tao pag masaya tayo pag nakakatanggap tayo ng pang Noche Buena. Pero hindi ito yung nagtatapos doon. Ang pinakalayunin ng ginagawa natin, kaya tayo nag-house to house na binababa natin yung 400,000 packs para po makakuha rin tayo ng datos na gagamitin natin for policy making. So sa susunod na taon, itutuloy pa natin ito. Magkakaroon tayo ng komprehensibong survey sa buong Pasig City para malaman natin kung ano yung mga serbisyo na kailangan ng mga tao, lalo na pagdating sa serbisyong panghalusutan. Nabanggit niyo yung medical services. Ano po yung mga programa? Yes, well, nationally, di ba? Ang programa ni Pangulo Duterte, yung universal healthcare. So dito sa Pasig, siniseryoso namin ito. Naghahanda na kami para rito. Nakalaan po para sa 2020 na pondo para sa serbisyong pangkalusugan nasa 2.5 billion pesos. That's 21% of our total budget para sa 2020. So malaki yung pondo. Sinisiguro lang natin na magiging maganda yung paggamit ng pondo natin. Kumbaga, hindi lang tayo nagtatapos o may pondo. Hindi po. Nagpa-partner tayo sa mga... Kanyari, kahapon, nag-workshop po yung dalawang hospital natin. Meron kasi tayo, General Hospital, saka Children's Hospital. Nag-workshop sila kasama ang Makati Medical Center Foundation. Nag-workshop sila for organizational planning nila. Sisiguraduhin natin na maganda yung servisyo natin sa pangkalusugan. Pagdating naman sa resources, yung resources ang Pasig, kailangan maganda yung pagbaba. Saan yun? Saan po yung yun? Yung health centers. Kailangan malakas yung health centers natin. So magtatayo na yung additional health centers? Hindi tayo magtatayo ng bago muna. Baka iilan na kung sakali. May isa pa lang tayo na-identify na lugar for new health center. Upgrading mga lumang health center. Yun ang mas mahalaga. Bakit tayo gagawa ng bago? Hindi pa talaga yun ang kailangan pa tayo improve dun sa mga luma. Napirmahan ko na yung plano para sa mga, lahat ng health centers natin for upgrading. May mga health center kasi kami, halimbawa, yung sa TB patients, hindi pa nakahiwalay dun sa ibang klaseng pasyente sa pagpa-check up ng limang buntis o yung mga newborns. Hindi dapat nahahalo yun sa pagpa-check sa TB. So gusto natin ma-meet yung DOH standards pagdating sa health centers. Na-aprobahan na natin yung mga plano para rito. Napirmahan ko na next year simula nung renovations, constructions, upgrading natin ng health centers. Pero siguro mas mahalaga doon. Mas mahalaga kaysa doon sa upgrading ng building mismo. Yung pagdagdag ng healthcare professionals. Sir, going back with the pamasukong handog, can you please explain more regarding with the distribution of the gift packs? How was it budgetized? Sino po yung magbibigay ng mga food packs, mga gift packs? At paano po yung na-determine yung mga families na bibigyan? Yes, na-determine yung families na magbibigyan base dun sa pagbaba ng mga enumerators natin. So ito yung sinasabi ko na hindi lang ito tungkol sa pamasukong handog. Ito, pagkuha na rin natin ng tamang datos tungkol sa populasyon natin. Ilan pamilya ba dito sa iskinita na to? Sa looban na to? Ilan ba ang nakatira dito? Sa ngayon kasi hindi natin matiyak base sa actual na datos natin. So gusto natin sa susunod na taon, alam na natin kung ilan eksakto, ilan ang may sakit dito sa lugar na to, ano yung sakit nila, ilan ang pamilya dito, ilan ang senior citizen, ilan ang kabataan. Ito talaga yung goal ng pamasukong handog. Operations natin. Kaya tayo nag-house to house. Saan po kinuha yung budget for this? Sa Pasig City po. Okay. Anong pagkakaiba, Mayor? General Fund. Anong nakaraan na ba yung... Malaki po yung pagbabago. Tinanggal natin yung politika. Okay.
tinanggal natin yung palakasan. In what way? Dati kasi, ibibigay ito sa mga lab organization or sa mga any other organization na lapit sa mayor o ilan yung bibigay. So maraming hindi nakakatanggap. Marami naman nakakatanggap ng dalawa, tatlo, apat. Tingin ko hindi naman patas yun. Hindi yun na makatarungan. Pera natin lahat yun eh. Pera ng pasigene. So ang ginawa namin, nag-isip kami na para natin gagawin na fair sa lahat ng Pasigueño, equal chance tayo na magbigyan, hindi dinadaan sa mga organization na puro politika naman yan eh, o palakasan, kung hindi politika, palakasan. So ginawa namin ngayon, nagdesenyo kami ng sistema ng pagbaba ng pamaskong handog natin na house to house. So meron tayo, actually halos 2,000 yung may staff, may volunteers, yung mga iba, gusto lang talaga tumulong para sa pagbaba ng pamasong handog natin. Kasi ito yung inaabangan ng mga Pasigueño kada taon. Pero ang gusto natin this year, maging patas yung pagbaba. Kaya po ba naging 180 to 400? Yes, una dinamihan natin kasi maraming di nakatanggap dati. So, paano mong pipili? Kunyari, 180,000 lang. Higit pa ang dapat mabigyan. So ito, 400,000, baka magkaroon ng sobra, yung sobra, ibigay pa rin natin. Mayor, paano po yung mga narelocate sa Rizal at saka pag-ibig po? Mabibigyan po ba sila ng mga pamasok? Ito po, medyo tricky na ito, no? Medyo mahirap. Basta, paprioritize lang po natin muna yung mga nakatira sa Pasig. Tingnan natin kung meron pa tayo at malamang magkakaroon pa tayo ng extra, tsaka natin problemahin yung mga nasa labas ng Pasig, pero taga-Pasig pa rin naman talaga. Mayor, if you wouldn't mind, can we ask for the exact amount or the average amount na allocate ng office po ninyo for this program? Nasa mga 600 pesos yun eh. So, sino sa inyo magaling sa math? 600 times sa malaki yung ano, magkano ito? 260, mga ganun. 260 million. So, malaking halaga ito. Pero ito, hindi naman masasayang eh. Una, diretso sa tao. Saka yung initially nga, di ba, 180,000 lang. Nung umupo ako, yung nakabudget dyan is 180,000 packs eh. Pero maraming savings ang lokal na pamahalaan ngayon. Una, kasi naglilinis kami ng gobyerno. Inisiguro namin, walang overpricing, tama yung presyo ng binibili namin. Kaya maraming savings. So itong savings na to, kanino ba dapat mapunta? Isuli na lang natin sa tao sa pamamagitan ng pamaskong handog. Kaya kami nakapag-realign para maging 400,000 yung pamaskong handog tax na ito. Sir, ayun, mga netizens, sir, curious daw sila ano laman. May bigas, may sample ba tayo? May unboxing. Nasaan si Sirin? Unboxing. Wala ba yung sumasayaw hapon? Okay, ito. So, kasama yung katsa, worth mga 600 po ito. So, ito, meron po tayong nata de coco. Badi pala. Yes, so, fruit cocktail. Luncheon meal. Corn beef, Argentina, di tayo endorser lahat. Ayan yung sausage. Ito, medyo malaki-laking spaghetti. And with spaghetti sauce. Ano ba ito? Dinsada. May cheese. Hidden cheese. At kunting bigas. Mga dalawang here. Little more than this. Saka maganda yung content. Siguro ang mahalagang ipunto ko dito, yung pagbibigay natin ng pamaskong handog. Walang politika, walang palakasan. Kahit kalaban ko nung eleksyon, binibigyan natin. Hindi yung, ay, ayoko sa grupo na to, wala to. O, ito, malakas sa akin. Ito, mas malaki yung sa kanya. Iba yung laman nung sa kanya. Hindi po. Pantay-pantay po tayo. Ano natin masisiguro, Mayor, na yung duda ng iba tungkol dun sa data gathering, hindi magkaroon ng question mark na ano po bang duda ang meron? Sabi sa social media,
makagamitin sa politika next election? Gagamitin po natin sa policy making natin. Kasi halimbawa po, magdi-deliver tayo, bibili tayo ng mga gamot o gusto natin eventually, gusto natin mag-house to house na yung mga doktor at healthcare professionals natin sa Pasig. Paano natin magpapranuhan yun kung hindi maayos yung datos natin? So, yun talaga ang first step sa pag-gobyerno. Kailangan alam mo yung datos mo, alam mo yung demographics, alam mo yung bilang ng populasyon at yung sitwasyon nila. So, 5 basic questions lang ka mo yung kanina. Yung kanina, 5 by, basta 5 minuto lang yun. Mabilis lang yun. Konti lang yung data, no? Kasi gusto natin matapos to in 2-3 weeks. Meaning, babalik pa yung mga enumerators next year po, babalik yung mga enumerators natin. Yun, hindi na masyado nagmamadali. Pero ito kasi, kumbaga, may buy-in din yung mga mamamayan natin. Okay pala to. Kapag mag-cooperate ako dito sa mga enumerators natin, ito yung nakukuha ko din. Kasi minsan, di ba, pag may mga survey, yung iba ayaw mag-participate. Ito nga, hindi siya politika eh. Kasi kahit nga kaaway ko, bibigyan eh. Konti lang naman kaaway. Mayor, 12 billion 2020 budget. 2020 budget. Yung binigyan natin ng budget. Social services. Siyempre, in general services, nakalamp yun, kaya mukhang mas malaki. Pero ang pinakamalaki talaga, una, kalusugan, servisyong pangkalusugan natin, nasa 21% yun. So, 1/5 dun na kaagad. And then, other social services. Ang nagbawas po ako sa infrastructure. Sa infrastructure, ang gusto ko po muna, ayusin lang muna yung mga kailangan ayusin. Yung mga kalsadang lubak-lubak, paggawa natin. Yung mga health center na nabanggit ko kanina, paggawa natin. Pero yung magpapatuyo ng mga malalaking building, baka isa lang. O, yung malaki talaga, baka isa lang. Pero hindi surprise. Hindi pa siya final. Ilang percent po yung taas niya as compared to the 2019 national budget ng city government? Mula 10.7 billion, ngayon 12. Magagawa natin to dahil sa improved efficiency natin sa collection. So actually, marami tayong binababaan ngayon na fees, pero tumataas pa rin yung collection dahil sa efficiency. At sa nalabanan talaga natin yung corruption. Sir, hindi pa perfect, pero nalabanan natin corruption dito. Clarification po, sir. Yung family, sir, yung kumbaga yung survey, compulsory po ba siya or hindi? Hindi siya compulsory. Pero kung gusto mong matikman yung serbisyo ng pamahalaan, siya mag-cooperate. And then hindi naman siya prerequisite para makuha nila si Pamaskong Handog. Kumbaga, halimbawa lang, sir, yung theoretical question. Bahay po rin ba, ayaw niya magpa-survey pero gusto niya tanggapin? Ay, hindi pwede yun. Kasi para namin malalaman ilan yung pamilya doon. Okay. So, they need to cooperate. Regarding this with the family food packs given to students, can you please explain more about that? How many undernourished students yes, would benefit from that? Ito, hiwalay po ito sa ano natin. Ibang-iba to sa Pamaskong Handog. Ang nutrisyon, pundasyon yan ng kalusugan ng mga bata. At ito rin yung susi para sa para makamit niya yung potential niya bilang isang tao. Kaya kailangan tinututukan natin yung nutrisyon ng mga bata, lalo na ng mga mag-aaral, lalo na sa murang edad, yung mga formative years ng mga bata. So meron po tayong 11,000 daycare and supervised neighborhood play kids na lahat po yun, all 11,000. 11,000 plus, bibigyan po ng family food packs for 12 weeks. Every week for 12 weeks. So, once a week? Once a week, i-refill. Halos na ito din, mas mayroon lang ng konti yung katsyan sa mga students. Ano yung nilalaman po ng food pack? May bigas din. I think 3 kilong bigas. Tapos mga goods na may isang kapinoy seal. It's for the whole family, sir, or just the children, sir? Siyempre, bahala na. Hindi ko naman babantayan na sa bahay nila. O yung teka, ba't kumain yung nanay? Diba? Hindi naman. Sir. Mayor, para sa lahat. Message lang po sa lahat. Ano pala? So, 11,000 daycare and supervised neighborhood play kids plus around 7,000 elementary school students who are undernourished. Okay. So, bali na screen so, sila, sir? Yes. Sa daycare and SNP, lahat bibigyan. Sa elementary, yung undernourished na 7,000. So we have a total of 18,000 beneficiaries that will receive family food packs
once a week for 12 weeks. Under nourished, yung sa daycare, tsaka sa SMP. Daycare and SMP, all 11,000. Ayun ko nanonood po yung mga babae natin ngayon sa Pasok. Ano po yung quick message nyo para sa kanila lahat? Merry Christmas. Sana mag-cooperate po tayo dun sa mga enumerators natin na bumabangba ngayon para sa Pamaskong Handog. Dahil para sa inyo rin po ito. Sir, after the 12 weeks, may chance ma-extend yung feeding program? Actually, itong family food packs natin, ito extension na siya actually. Okay. Kasi meron chibong pampalusog yung DepEd natin. And then, ito, so bali natapos na yun, ito na yung pandagdag. So halos the whole school year, buong school year, may natatanggap kada linggo yung mga okay, bata. Po. And then sir, this is city government funded? So, as part ng itong 12 weeks pondo ng city ito. So as part ng ano ito, Mayor, ng school-based feeding program ng EPED? And the extension na po ng city. Sa amin na po yung 12 weeks. So tapos na yung sa dinagdagan namin. Okay. Hindi po, every week for 12 weeks. Every week. So, once a week. That's good for 12 weeks. So bali ang total na matatanggap ng mga bata mula sa lungsod, iba pa yung sa dati, mula sa lungsod, bali makakatanggap siya ng 12 na laman na ganda. Bawat estudyante, bawat bata. Mayor, okay. Wala ka bang pasabog na galing sa internal cleansing na ginagawa ngayon sa Pasig City? Ano ba? Internal cleansing with the city government. At tuloy-tuloy po. Yung wala ka bang mga bago? Ongoing pa yung administrative case nung dalawang officialis natin sa Senro. Marami na rin tayong nababaan ng mga disciplinary actions. Tuloy-tuloy tayo sa paglilinis ng pamahalaan. Itong Pamaskong Handog natin, resulta ito ng paglilinis natin ng lokal na pamahalaan. Kaya tayo nakaalat ng over 200 million dahil marami tayong savings na hindi inaasahan. Kaya po, tuloy-tuloy tayo. Kung may nanonood na Pasigenyo, na tuloy-tuloy ang suporta ninyo sa pagbabagong pinapakilala po natin. Okay. Sir, regarding sa mention sa bata, how about the senior citizens? Senior citizens, meron naman po tayong ordinansa na may 3,000 sila pag Pasko. Sa birthday, wala pa kami nun. 3,000 pang Pasko. And then yung mga ibang benefits pa po nila. This December naman. Okay. Ganun naman po kung ano yung sinabi ko dati, ganun pa rin naman. Pagdating po sa labor issues, di never nakialam ang lokal na pamahalaan. Sa akin lang naman, mga taong, mga manggagawang, hindi na nga sumisyon, nahihirapan naman. Pinakulong pa. Pag-usapan natin yung labor issue. Pag-usapan nila yung labor issue na kinakailangan pakulong yung mga tao. So hindi po yan. Humanitarian lang yan. Wala, hindi yan politika. Hindi po kayo nahinayang na yung mga gano'n na considering daw na mag-move up sa Pasig. Hindi naman. Hindi kawalan. Kawalan. Pero pero tayo hindi naman na yan. Hindi lang yung tama. O yung makatarungan. Yung lang naman yung gusto natin. Ininisis po sa mga companies na karamihan naman ng kumpanya sa Pasig, mababayad. Maraming mababayad. Thank you. Okay. One last question lang. Kasi reklamo ng mga ipa, paano yung hindi daw butante, hindi sila makakapal sa barangay yung mga MCSS. Hinahanapan ng voters. Hindi na po. So, okay hindi na. Tayo humihingi ng voters. Actually, yan yung isa sa mga binabago natin ngayon. Kasi, yung kultura ng pamamahala at ng pamahalaan, binabago natin. So yan, halimbawa, yung dati may kultura na kailangan botante ka, kailangan pakita mo, nakaboto ka. O kaya dapat, laging may pangalan ng politiko. Kahit sa mga, dapat may pangalan ng politiko, dapat may mukha ng politiko na malaki. Ito yung binabago natin sa kultura natin. Kasi maraming nagtatrabaho dito na galing sa ibang hindi sila botante. Paano sila makakuha ng services. Thank you. Sa iba, may sakit.